Sa pagdating nila sa bakuran ng tahanan ng Hukluban, maiging pinakiramdaman ni Upalang Sigbin. Nang marinig niyang nag-aangil na ito, dahan-dahan naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang mabilisan niyang pagsugod sa nilalang nang hindi natutunugan. Pagsilay ni Upal sa kinaroroonan ng Sigbin, walang pag-aalangan niya naman itong hinawakan at inundaya ng saksak sa tagiliran. Dahil sa kanyang ginawa, buong lakas namang nagpumiglas ang Sigbin mula sa kanyang pagkakahawak, subalit kahit anong gawin ito, kulang ang lakas nitong tangan upang mapangibabawan ang malakalabaw na lakas ni Upal. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ng buhay ang nilalang na siya namang naging hudyat para kay Emilio na pumasok. Habang marahan nilang binabagtas ang bakura ng Hukluban, panay naman ang kanilang pagsilay sa buong paligid. Maigi sila noong nakikiramdam, gawa ng nababahala sila na maaring may iba pa itong alagang naghihintay na umatake. Maya-maya pa, bigla namang napadikit sa dingding ng bahay sila Emilio nang masipat nila ang pagsindi ng gasera sa loob ng kubo. Sa isip-isip nila noon, maaaring natunugan na sila ng matanda sa kadahilan ng nagawa na nilang mapaslang ang sigbi nitong alaga. Pagbukas ng pinto ng kubo, bigla namang napasuot sila Emilio sa papag nang sagayoy hindi sila masipat ng babaeng Hukluban. Sino yan? Nararamdaman ko kayo. Huwag niyo na akong paglaruan. Wika ng matanda habang pinagmamasdan ang kanyang bakuran. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, ninais naman nilang manahimik habang bumubulong sa kanilang mga sarili ng mga buhay na salitang pangkubli. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila narinig ang pagbaba sa hagda ng matanda na siya namang labis nilang ikinatuwa. Pagsilay nila sa likod nito, marahan naman nilang binunot ang kanilang mga lagaraw upang tagain yon sa liig. Nang akmang hahatawin na ito ni Emilio, bigla naman siyang natigilan nang biglang may kung anong bagay ang bumaon sa dingding na kanilang pinagkukublian. Pagsilay niya sa bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang palasong umuusok ng napakaitim habang dahan-dahang naaagnas ang pundasyon ng kubo. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagawa silang matunugan ng matanda na patuloy na nagmamasid sa paligid. Paglingon nito sa kanilang kinaroroonan, bigla naman yung umatungal ng napakalakas at kasabay nito ang kanyang mabilisang pagpapalit-anyo bilang isang ganap na aswang. Ayon kay Emilio, na habang pinagmamasdan nila ang matandang yon na inaalis sa kanyang katawan ng kanyang balat kayo, doon nila napagtantong hindi lang isang ordinaryong aswang ang Huklubang nais nilang kitila ng buhay. Kung hindi nagkakamali sila Emilio, isa yung gabo ng danag na bibihira lamang makaharap ng kahit na sinong antingero. Para sa mga hindi nakakaalam, ang danag ay isang uri ng aswang na nagtataglay ng malalim na aral sa kaliwa. Wala silang malademonyong kaanyuan, bagkus ay kapag nagpapalit sila ng anyo para lamang silang mga tao kung titingnan. Ang pinagkaiba lamang ng mga danag sa mga ordinaryong tao ay kaya nilang gumamit ng mga salamangka sa pamamagitan ng mga bagay na nasa paligid nila. Mamamatay tao din ng mga danag, subalit tanging mga puso at atay lamang ang kanilang kinakain kapag sila'y pumapatay ng tao. Hindi rin sila basta-bastang mapapasuko ng mga antingero, gawa ng matitikas ang kanilang mga kabal at bakod sa katawan. Matitibay din ang mga katawan ng danag na halos hindi mo ito magagawang masugatan kung wala kang angkop na sumpa para sa kanilang mga kahinaan. Maraming uri ng mga danag. Merong mga manggagawa lamang sa kanilang tribo, mga mandirigma,
at higit sa lahat, mga maharlikang tagapamahala. Bagaman mapanganib na ang mga danag noong mga panahong kakausbong pa lamang ng kanilang uri, bigla naman itong nanghina gawa ng merong isang pangyayari ang naging dahilan ng kanilang pagkawatak-watak. Ayon kay Emilio, na noong kakausbong pa lamang ng uri na yon, iisang tribo lamang ang kanilang kinabibilangan. Subalit sa paglipas ng milenyo, merong hindi magandang nangyari sa mga ito na siyang nagdulot ng kanilang pagkahiwa-hiwalay hanggang sa nabuo ang iba't ibang uri ng mga danag. Ang iilan sa mga danag na merong kakayahang tumawag ng Diablo ay piniling manirahan sa bundok malayo sa sibilisasyon ng tao upang mamuhay ng tahimik at payapa. Ang mga manggagawang danag naman ay ninais na manirahan sa mga baryo upang makalikom ng sapat na pagkain na hinihingi ng kanilang mga maharlikang tagapamahala. Kahit watak-watak na kasi ang mga ito, nauutusan pa rin ng mga maharlikang danag ang kanilang mga manggagawa na sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Dagdag pa ni Emilio na magmula noong nawasak ang tribo ng mga danag, kailan may wala nang nakakita sa mga maharlikang tagapamahala sa lahing ito. May mga sabi-sabing nalipol na ang lahat ng kanilang uri, habang ang iba namang kuro-kuro, nagsasabing nasa paligid lamang ang mga danag, nagmamasid at naghahanap ng pagkakataon para umatake. Balik tayo sa kwento. Sa pagsilay nila Emilio sa matandang hukluban na nagpalit anyo, buong lakas naman nila itong sinugod upang mapigilan ang anumang binabalak nito. Subalit di pa man sila noon nakakalapit sa matanda, bigla naman silang naantala nang makasilay sila ng 10 palaso na lumilipad sa himpapawid. Pagsipat nila Emilio sa pinanggalingan ng mga palasong yon, muli nilang nasilayan ang isang marindaga na nakatingin sa kanilang dalawa. Dahil sa kanilang mga nakita, kung kaya't napilitan silang umatras pansamantala upang hindi malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Habang nagkukubli sila Emilio sa ilalim ng papag ng kubo, napansin naman nilang mabilis ang lumapit sa matandang hukluban ang marindagang merong daladalang palaso. Paglapit nito, doon narinig nila Emilio ang pag-uusap ng dalawa, gamit-gamit ang isang dialektong hindi nila maintindihan. Kahit malabo para sa kanila ang pinag-uusapan ng danag at marindaga, sigurado silang meron yung kinalaman sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas, sinigawan naman sila ng matanda sa ilalim ng kubo na lumabas, na siya namang dali-dali nilang ginawa. Habang nagkakatitigan noon sila Emilio, napansin nilang pangisi-ngisi pa ang matanda na parabang hindi ito nababahala sa mga bagay na kayang gawin ng magkapatid. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Emilio sa nilalang, ninais nilang itarak na muna pansamantala sa lupa ang kanilang mga lagaraw upang kausapin ng mga ito ng mahinahon. Magandang gabi, Ale! Natatandaan mo pa ba kami? Tanong ni Emilio sa matandang hukluban. Oo naman. Kayo yung nagtitinda ng isda, hindi ba? Ano ang pakay ninyo? Bakit kayo nandirito? Nang marinig ito ni Emilio, buong tapang naman niyang inilahad sa matanda ang kanilang pakay sa tahanan nito. Walang pag-aalangan niya noong ipinagtapat na nais nilang kunin ang buhay ng matanda upang matigil na ang karahasan itong ginagawa sa mga taong naninirahan ng payapa sa baryo. Wala kayong pruweba na meron akong ginagawa sa baryong ito. Masyado kayong mapanghusga. Mga hipokrito! Sigaw ng matanda matapos nitong maunawaan ang sinabi ni Emilio. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang napalihis ang magkapatid
nang biglang magpakawala ng palaso ang Marindaga sa mismong harapan nila. Bagaman mabilisan ang pagpana nito sa kanila, nagawa pa rin nila yung mailagan ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nga nag-umpisa ang labanan sa pagitan ng mga nilalang kontra sa magkapatid na mananaga ng aswang. Pagsugod ni Emilio sa kinaroroonan ng Marindaga, agad namang sumunod si Upal upang kunin ang atensyon ng matandang hugluban. Hindi niya maaaring hayaan na lamang ang kanyang kapatid. Gawa ng malalakas ang kanilang kaharap na mga nilalang noong mga oras na yon. Sa paglapit nilang dalawa sa mga ito, agad namang sinalag ng Danag at ng Marindaga ang kanilang mga pag-atake sa pamamagitan ng palaso at tungkod. Kahit gawa sa kahoy ang tungkod ng matandang hukluban, nakakapagtakang hindi ito nagawang maputol ng napakatalas na lagaraw ni Upal. Pagsipat ni Upal sa matandang iniaangat ang isang malaking batong nasa lupa, mabilisan naman siyang umilag at kasabay nito ang kanyang pagtaga sa likuran ng matanda. Matapos ang pangyayaring yon, bigla namang napangiti ng bahagya si Upal habang dahan-dahang ibinabalik ang kanyang paningin sa matandang nahiwa ng kanyang lagaraw. Subalit, pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang tanging damit lamang nito ang nagawa niyang mahiwa. Halos hindi siya noon makapaniwala sa kanyang mga nakita, gawa ng unang beses itong nangyari sa kanyang pakikipaglaban sa mga nilalang. Nagulat ka ba? Baliwala yung lagaraw mo, iho, sa kabal na tangan ko. Wika ng matandang hukluban habang patuloy na pinagmamasdan ang kanyang pagmumukhang labis na nababahala. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin nakikipaglaban si Emilio sa Marindaga, di kalayuan sa kinaroroonan ni Upal. Kahit may tangang mutya ng saging noon si Emilio, halos hindi niya maipagkakailang labis siyang nahihirapan sa pagpantay ng bilis ng kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na nga niya itong maabutan na siya namang dali-dali niyang dinumog sa damuhan. Habang nagbubuno silang dalawa noon sa lupa, panay naman ang ginagawang pagpupumiglas ng Marindaga sa pamamagitan ng paghataw sa kanya ng pana nito. Subalit kahit magkasugat-sugat na noon ang buong katawan ni Emilio, hindi na niya binigyan ng pagkakataon ng nilalang na makatakas pa sa kanyang mga kamay. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawang pagbubuno, napansin niya noong merong kahinaang inaalala ang Marindaga pagdating sa pisikal na pakikipaglaban. Halos hindi na niya ito nararamdamang umaatake, bagkus ay purong pagpupumiglas na lamang ang ginagawa ng nilalang. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakakuha ng pagkakataon si Emilio na dukutin ang kanyang kampit na siya namang dali-dali niyang itinarak sa tagiliran ng nilalang. Pagramdam ng Marindaga na bumaon sa kanyang katawan ng kampit ni Emilio, buong lakas naman niyang pinuluputan ang leeg nito at mabilisang inihambalos sa lupa. Dahil sa ginawa noon ng Marindaga, kung kaya't nagkaroon yon ng pagkakataon para tumakas. Habang nananakbo ang nilalang papalayo sa kinaroroonan ni Emilio, buong lakas naman niya itong sinundan upang mawakasan ang kanilang paglalaban. Pagsilay niya sa Marindagang pumasok sa isang masukal na kakahuyan, marahan naman niyang binagtas ang dinaanan nito upang mapaghandaan ang sorpresang pag-atake ng nilalang. Lumabas ka na, demonyo! Hindi na magtatagal ang buhay mo. May sumpa ang kampit na nakatarak sa'yo. Ilang araw na lamang ang itatagal mo sa mundo. Wika ni Emilio habang patuloy na pinakikiramdaman ng buong paligid. Nang marinig naman ng Marindaga ang sinabi nito, humalakhak lang naman yon habang patuloy na pinaiikutan si Emilio. Kahit nararamdaman niya itong umaaligid sa kanyang kinaroroonan, labis pa rin siyang nahihirapan sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon nito dahil sa napakadilim na paligid.
Malabo naman niyang maaninag noon ang mga mata ng marindaga, gawa ng nababalot ito sa purong itim. Habang binabagtas niya ang daan sa masukal na kakahuyan, panay naman ang kanyang ginagawang pag-usal sa paligid. Humihingi na siya noon ng tulong sa mga engkantong naninirahan sa lugar upang magawa niyang mahanap ang kinaroroonan ng marindaga sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang marinig niya ang tunog ng palasong lumilipad. Pagramdam niyang tatama yon sa kanyang likod, agad naman niya itong hinarap at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip niyang paghawak sa kahoy na nagdudugtong sa patalim ng palaso. Upang masiguro niyang hindi yon makakawala sa kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang natutunang abilidad kay Tandang Uban sa pamamagitan ng paggamit ng enerhiya na nanggagaling direkta sa kanyang puso. Matapos itong gawin ni Emilio, doon na niya nagawang masilayan ang eksaktong kinaroroonan ng marindaga. Pagtitigan nila noong dalawa, buong lakas naman niyang binali ang palaso at kasabay nito ang kanyang pagbato ng pamako sa nilalang. Nang akmang iilag pa noon ang marindaga sa kanyang ginawang pag-atake, bigla naman yung bumulusok sa lupa ng sipain ito ng isang tikbalang na nakinig sa ginawang pagtawag ni Emilio. Mabilisan din naman yung naglaho sa oras na nakita nitong hindi na nakakagalaw ang marindaga sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya tuluyan nang binalot ng pamako ang buong katawan ng nilalang na siya namang labis na ikinagalak ni Emilio. Demonyo ka! Kanina mo pa ako pinahihirapan, ha? Ngayon, tingnan natin kung saan naabot ang lakas mo. Wika ni Emilio habang nilalapitan ang nilalang. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang kinuha ang pana ng marindaga upang maiwasan ang anumang sorpresang pag-atake na maaaring gawin ng nilalang. Matapos itong gawin ni Emilio, agad naman niyang kinuha ang kanyang kampit na naiwan sa tagiliran ng marindaga at kasabay nito ang muli niyang pagbao ng talim nito sa kaliwang tagiliran ng nilalang. Nang maramdaman ng nilalang ang pagbao ng talim ni Emilio, bigla na lamang yung umangil habang nagpipigil sa kanyang pagsigaw. Hindi mo alam kung ano ang digma ang pinapasok ninyo. Isa lang akong manggagawa sa uri ko. Masyado pa kayong mahina, Emilio. Hindi niyo pa kayang harapin ang pugad ng aking mga Panginoon. Wika ng marindaga habang patuloy itong nanghihina. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, buong tapang naman niyang sinagot ang nilalang nang. Masyado ka naman atang bilib sa mga pinagsisilbihan mo. Baka nakakalimutan mo. Sugo kami ng Panginoon. Ano man ang gawin namin, meron niyang basbas at proteksyon. Wala kaming kinakatakutan na kahit na sino, sapagkat dala namin ang kanyang hustisya. Matapos makapagsalita ni Emilio, mabilisan naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang kanyang pagtapyas ng dalawang kamay ng nilalang. Matapos niya itong gawin, pinutulan niya pa ang malaahas na katawan ng marindaga bago niya ito tuluyang palayain. Bumalik ka na sa pugad mo! Sabihin mo sa iyong Panginoong pinagsisilbihan, malapit na namin silang makaharap. Maghanda ka mo sila, sapagkat wala kaming ititirang buhay sa inyo. Wika ni Emilio habang marahang naglalakad papalayo ang nilalang. Nang marinig naman ng marindaga ang sinabi nito, tumawa lang naman yon habang pahikbing umiiyak. Sa pagkawala nito sa kanyang paningin, dali-dali naman niyang binalikan si Upal na abala sa pakikipaglaban sa gabunang tanag. Pagsilay niya sa kinaroroonan nito, napansin niyang hindi pa rin nagagawang mapaslang ng kanyang kapatid ang matandang hukluban.
Dahil sa kanyang mga nakita, kung kaya't dali-dali naman niyang nilapitan si Upalo upang ito'y tulungan. Subalit, nang susuguri na niya ang matanda, bigla naman siyang sinigawa ng kanyang kapatid ng... Kuya! Wag! Nagbitaw ng sumpa ang Danag! Mamamatay ako kapag nakialam ka! Dahil sa sinabi nito, kung kaya't wala nang nagawa si Emilio kundi ang manahimik at magmasid. Tanging pagtitiwala na lamang sa kanyang kapatid ang kanyang sinandigan na magagawa nitong magtagumpay sa digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat niyang puro mga salamangka ang ginagamit ng Danag na labis na nagpapahirap kay Upal. Dahil sa paulit-ulit nitong ginagawa, kung kaya't naging imposible para kay Upal na lapitan ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang itinigil na muna ng matandang hukluban ang pagtawag sa mga baging na nagsisilbi niyang pananggalang upang magkaroon siya ng pagkakataon para makatawag ng iilang demonyong papaahon sa ilalim ng impyerno. Nang mahulaan ni Upal ang gagawin nito, mabilisan naman niyang inihipan ng sibat ni Atardar ang kanyang lagaraw upang paghandaan ang nalalapit niyang pagsugod. Napansin niya kasi noong humina ang depensa ng Danag, kung kaya't yun na ang pinakaperpektong pagkakataon para sa kanya upang umatake. Sa pagsilay ni Upal na kumapit na ng husto ang espiritual na sibat sa kanyang lagaraw, buong lakas naman niyang sinugod ang Danag habang nagpapalipad hangin ng mga pantigalpo sa buong paligid. Paglapit na paglapit niya rito, buong lakas naman niya itong tinaga sa ulo na siyang naging sanhi ng mabilisan itong kamatayan. Dahil sa pagiging kampante ng nilalang sa kanyang kabal, kung kaya't hindi niya nakita ang mapaminsalang presensya ng sibat ni Atardar. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang naglaho na parang bula ang nilikha nitong lagusan sa lupa na maaaring daanan ng mga demonyong kanyang tinawag. Sa pagbagsak ng Danag sa lupa, nasipat pa ito ni Upal na nag-uusal hanggang sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay. Malakas ka sana, pero masyado kang naging kampante. Malas mo lang at ako ang nakaharap mo. Wika ni Upal nang mapagtanto niyang siya ang nagwagi sa digmaan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ng buhay ang nilalang at kasabay nito ang paglapit ni Emilio sa kanyang kapatid upang masigurong walang dumapong sumpa sa kanyang katawan. Bagaman nasa mabuting kalagayan si Upal, ninais pa rin itong lapatan ng mga usal ni Emilio upang masigurong walang nakapuslit na lason na sisira sa katawan nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa Danag, ninais nilang ipasok na ito sa kanyang kubo upang hindi na umalingasaw ang bangkay nito kinaumagahan. Habang sinusuyod nilang dalawa ang looban ng bahay ng matanda, napansin nilang napakaraming mga libreta at libro doon na merong kinalaman sa mga ritual na nasa panig ng kaliwa. Ayon nga kay Upal na kung nagkataon na ang tanga nilang aral ay kaliwa, masasabi nilang isang nakatagong kayamanan ang lahat ng karunungan ng matanda na nasa loob ng bahay nito. Halos wala ka na kasing hahanaping kulang sa lugar na yon, gawa ng lahat ng malalalim na aral ng kahit na anong larangan sa kaliwa ay nandudoon na. Matapos nilang makita ang lahat ng itinatagong lihim ng matanda, napagpasyahan nila itong sunugin kasama ng bangkay ng Danag. Sa paglabas nila sa tahanan nito, sinigurado muna nilang dahan-dahan ng natutupok ang mga libreta upang tuluyan itong maabo bago pa man tupukin ng apoy ang kubo. Habang nagmamasid sa paligid, mariin naman nilang pinag-usapan na ang ginawa ni Emilio sa Marindaga na kanyang pinakawalan. Upal, ngayon sigurado na akong wala na tayong atrasan sa ating huling misyon na gagawin. Ang Marindagang nadakip ko kanina ay pinalaya ko na
upang magbigay babala sa kanyang mga kasama ukol sa ating pagdating sa isla. Kinakailangan kong gawin ang bagay na yon nang sigayoy magkaroon ng takot ang mga ito sa ating dalawa. Wika ni Emilio sa kanyang kapatid. Yan naman palagi ang ginagawa mo, di ba kuya? Mas mainam ang ganyan, para naman kahit papaano'y mabahala sila at maalerto sa ating pagdating. Ubusin natin sila, wala tayong ititira sa kanila. Sagot naman ni Upal. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang nilisan ang lugar upang bumalik sa tahanan ng kaibigan ni Tandang Upan. Habang binabagtas nila noon ang daan, napagpasyahan nilang dalawa na umalis na kinabukasan. Bale, hapon na sila tutungo sa isla para naman kahit papaano'y hindi sila maging hadlang sa paghahanap buhay ni Manong Remillo. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na nga ang panghuling digmaang susuungin nila Emilio sa Isla ng Halian. Okay, medyo kinabahan ako sa episode na to kasi akala ko makikialam si Emilio eh. Diba ang sabi ni Upal, pag nakialam si Emilio sa laban nila nung, anong tawag doon? Daga. Basta yung lahi na yun, ngayon ko lang narinig yun, first time ko marinig yun. Pero malalakas pala yun, no? Mamamatay siya. Eh buti, hindi nakialam si Emilio. Kaya may isang episode pa tayo, sana safe siya, sana wala mangyari. At sunod na kagad natin para hindi na kayo naghihintay. Yun lang. Salamat.